Gemini, hello. Ito yung reading mo for August 4. 4 to 10. Wait lang, yun na akong lilipit dito. Ayan. Shout out sa ating mga channel members at ating page subscribers. Mga dapat mong malaman, yung mga pwedeng nangyari, itong August 4 to 10. Regarding personal readings, guys, basahin nyo na lang yung description, kalagay dyan kung paano maka-avail. O dumiretso kayo sa akin page. So, ang una natin nakuha ay Water Ox. Softness and gentleness. So maybe this is an indication na ano, kailangan mong maging soft and gentle yung approach mo. So ano man itong pakaharapin mo. Sige, tingnan muna natin yung iba pa. Meron ka ring metal dog. Simplify your life. O, pagiging minimalist. Okay, so bahala na kayo guys ha. Kunin nyo na lang yung mga numbers dito. Ayan, may number 50, may number 47. Pwede nyo na lang gamitin yan as lucky numbers. Moving up the vortex. So, umpisaan natin kay Water Ox. No? So, sinasabi dito, softness and gentleness. Wait lang, guys. Yung mic ko pala hindi nakakabit. Nasa malayong lugar. Ayan, ikakabit ko na. My gosh. Kanina pa ako nagdadaldal. Wala pala yung mic sa dibdib ko. So, ayan. Naikabit ko na, guys. Doon na malayan na ano. Yung other end, nakakabit dito sa pang video ko. Pero yung mic, wala, nandoon sa malayong lugar. So, ayun na nga, parang nire-remind ka dito ni Water Ox na maging gentle ka. O, baka ikaw, masyado ka rin, istrikto sa sarili mo. Or, paano ba, masyado kang, masyado kang forceful pagdating din sa iba. So, yun, pagiging stricto or forceful. So, parang ang sinasabi dito, the opposite, instead na maging ganun, is mas maging, gentle. Okay? O, meron ka rin ditong metal dog, simplify your life. Ito naman yung pagde-declutter na binabanggit ko kanina. So, kung ano man itong mga binibitbit mo sa sarili mo na mas nakakapagpabigat palalo ng sitwasyon. Siguro yun yung mga dapat i-declutter dito.
Kasi mas ano, pag simple, walang ano eh, wala ka masyadong problema kasi nga ano lang eh, hindi siya komplikado. Kumbaga kung ano lang yung mga pinaka basic or yung mga pinaka importante, siguro yun muna yung ano, yun lang muna yung bigyan mo ng focus sa ngayon. Kumbaga, huwag mo nang i-complicate yung mga bagay. kung pwede namang mas maging simple, mas madali or mas magaan para sa iyo. So i-lessen mo yung mga burden mo, i-lessen mo yung mga clutter, yung mga dapat tanggalin. Kumbaga, kung magano, one at a time, kung ano muna yung mga dapat mong unahin or bigyan mo ng focus, siguro yun lang muna. Okay. Ano ba yung pinaka kailangan mong pagtuunan ng energy mo sa ngayon? Di ba sabi nga nila mas ano, mas simple, mas maganda. O parang yung iba kasi, di ba? Pagka ano, halimbawa mahilig ka mag-style ng sarili mo. Minsan pag kung ano-anong borloloy na yung nilagay mo, ano eh, parang nagiging OA na ba? Nagiging OA. Kaya mas maganda lang yung simple lang. O, diba? Mas magaan pa. Okay. Basta this, ano, itong week na ito, siguro, ano, do not encumber yung sarili mo ng mga bagay na hindi naman talaga eh, ganun ka-importante or dapat mong pagtuunan ng ano, ng energy mo. Kumbaga, mas mainam na ano, magbawas-bawas niyan kung ano yung mga dapat ano, tanggalin, bawasan, no? Ito namang moving up to the vortex, ano ito eh, parang nag-expand ka eh. Umaano ka, parang leveling up ito, tong card mo na ito, ayan, paka-cute. Tapos meron dito sa deck, ewan ko, hindi ko to laging ginagamit eh. Meron something about dun sa infinity. So, nakikita ko dito, better days ang paparating para sa iyo. Oh, yan, may mga magagandang mangyayari. May leveling up nga na sinasabi. Kumbaga nagano eh, nagmo-move forward ka dito eh, nag-a-advance ka. So may progress ang ano, may progress para sa iyo. Etong ano, August 4 to 10. So, may mga bago, pwede nga iba sa inyo, may mga bagong learnings, experience. Kumbaga, etong mga learnings mo na to, ano man itong mga may experience mo, yun yung makakapagpa-elevate sa iyo eh. Para lalo ko pang makapag-move further dito sa vortex na sinasabi, ayun o. So, paangat yung ano mo, pa-level up yung iyong movement. Kumbaga, ito yung iyong yung cycle na ano na nagta-transform ka ng into something better, parang nag-a-upgrade yan, parang ka nag-a-upgrade, okay? So meron ditong number, ayan yung tatlong numbers, no? Kunin nyo na lang yan, 50, 47 at saka 12, baka may ano yan, significance para sa inyo. Meron kang magician, Queen of Wands, tapos si Nine of Swords.
Okay, ano, merong Aries energy, tsaka Gemini energy dito. Oh, Gemini, ikaw or another Gemini, tapos pwedeng may Aries. Oh, okay. Lacking confidence with the, ano, with the Magician at saka Queen of Wands. So, bakit kaya? Oh, yung iba sa inyo, bumababa yung self-esteem ninyo. Pero meron talagang may transformation din para sa iyo kasi meron kang Magician dito. Yun nga lang, merong mga ano dito, pwedeng may person dito may pagka-narcissistic siya. Oo. Tsaka ano yan, lakas ng insecurity na itong person na to. Dalawang card yung ano dito eh, patungkol sa insecurity yan. Pwedeng si ano, hindi ko lang alam kung pinag-uusapan dito si Pisces ah. Si may Pisces, I know, si Aries. O, baka si Aries to. Etong person na to, parang titry kanyang manipulate para makuha niya lagi yung gusto niya. Ayan. So, kung if you're talking about someone, ganyan yung ano niya. Ganyan yung gawain niya para makuha niya yung gusto niya. Minamanipulate niya hanggang makuha niya yung gusto niya. Pwedeng may mga ano ka, untapped na talents ka, Gemini, na hindi mo na-realize, na pwedeng ma-unlock mo. Madiscovery mo ito na meron ka palang, may ganito ka palang talento. So, may mga potential ka na ma-unlock mo. Hoy, meron ditong ano. So, sobrang insecure nito, palagi siyang nagsiselos, Gemini. Itong si Fire Sign, si Aries, to be specific. Oh, ang daming insecurities na itong person na to. Ang problema niya yung sarili niya eh, kasi yung insecurity niya eh, dahil dyan wala siyang ano, parang wala siyang peace of mind dito, ayan o. Hindi ko alam. So, bahala na kayo. Hindi ko alam kung energy nyo to, energy pa ng ibang tao na nasasagap dito. Okay. May mga insecurity sa katawan tong person na to. Tapos, pwedeng ano ah, yung iba sa inyo, ayan, pwedeng isa yung i-declutter nyo dito yung mga worries, fears ninyo with the metal dog. Kasi nga dito parang may pag-declutter. So sa tingin ko, mas makakagaan sa inyo kung hindi ninyo masyadong ino-overthink yung situation, Gemini. Maybe yun yung ibig sabihin itong Nine of Swords tsaka ni Metal Dog. Kasi pwedeng ano eh. Pwedeng yan lalo yung nakakapagpabigat sa sitwasyon ninyo. Kaya siguro nga dapat i-simplify mo yung ano mo, yung buhay mo. Mas makakatulong sa iyo na hindi mo na binaburden yung sarili mo ng mga bagay na hindi naman dapat. Yun nga yung binabanggit doon sa Metal Dog kanina pa. Tsaka ano, ewan ko, pwedeng ibang very down yung energy nyo. So, huwag nyo dina-down yung sarili ninyo. Isa pa yun. So, huwag nyo isipin na hindi mo kayang baguhin yung sitwasyon mo. Huwag mong isipin na hindi mo kaya yan. Kasi ano eh, lalo lang nagiging down yung sitwasyon mo kapag ganun yung mindset mo. Parang yun yung sinasabi ng cards. Kuha tayo para sa love life.
Why? Secret admirer. O baka iba may secret admirer. O ikaw, meron ka bang paghanga kay someone na parang ano mo lang, tinatago-tago mo lang. Okay, merong something dito about sa pera. So, ang ibig sabihin nito is merong survival. So, ibig sabihin kung may mga problems man kayo sa mga gastusin, Gemini, ibig sabihin masusolusyonan nyo naman yung bagay na yan. Ayan o, makakasurvive ka naman daw. Oo, so especially pag pera yung pinag-uusapan dito. So, baka yun yung iba sa inyo, baka yun yung isa sa pinag-worry ninyo. Kasi parang dito sobrang worried mo eh. Siguro pinaproblema ninyo pera. Pero huwag ka mag-alala, Gemini. No, na parang in time of need. Parang hindi ka naman basta-basta pababayaan dito, ibig sabihin. Makakasurvive ka. Especially sa matter sa pera. Oh, may discarding talaga. Dalawa yung card mo ng pagdi-discard. O baka iba sa inyo kasi love life na itong tinatanong ko. Pwede ngang i-discarga ninyo, itatapon nyo is itong person na to. Okay? Baka yung iba sa inyo, yun ay dapat ninyong i-let go itong isang relationship na to. Baka mamaya toxic para sa inyo. Kasi parang, di ba, sabi ko nga parang pag ni-let go mo yan, mas aaliwalas yung buhay mo. Mas magiging magaan, mas magiging madali para sa'yo. So, baka yung iba dito, problema ninyo is yung partner nyo, yung jowa ninyo, baka yun yung nire-refer ng card na ano, kung ano yung dapat nyong ano, i-give up. Ano pa? Tingnan pa natin. Ay! Ano ba yan? Lumipad. Wait lang. Oh my God. Ah! Hirap kunin, guys. Dali. So, yung nahulog is desk. Archway. New opportunities. Wow! So, may paparating na opportunity sa'yo. Sa pato, may paparating na opportunity. Ayan, no, may mga mag-o-open para sa'yo. O, yung iba dito, baka job opening yan. No? Masa meron. Merong magbubukas at magbubukas na ano, opportunity para sa inyo. O baka yung iba sa inyo, ano, kung nagne-negosyo kayo, ayan, pwedeng iba nag-e-expand kasi parang may leveling up expansion. So yung iba ba kung may business na kayo, pwedeng ang ibig lang sabihin niya baka magba-branch out kayo, yung magdadagdag ka ng ano, magdadagdag ka ng store, o di ba? O magbubukas ka ng store, pwedeng ganun. Pay attention to your work. So, ayan. Pwedeng may iba sa inyo nawawalan kayo ng focus. Parang sinasabi dito, Gemini is, bigyan mo ng focus kung ano yung ginagawa mo. O di ba? Kasi baka mamaya ano, dahil lang sa kakaisip mo sa ibang bagay, hindi ka na makapag-focus, no? Lalo na sa trabaho. Siyempre, kung problematic ka, kasi meron kang nine of swords, eh. Pero nakikita ko nga mukhang ili-let go mo na to. So, yan. Siguro, mas makakapag-focus ka na dito sa trabaho mo or sa negosyo mo or kung ano man itong work na tinutukoy dito. Mas makakapag-focus ka na kasi mag-ano na, eh.
mas gagaan na yung sitwasyon mo kasi meron kang ililet go dyan. Misunderstanding nako, so may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ko alam kung meron ka bang kung sino man 'yan na makakaano mo. Makakatalo mo kasi hindi kayo, ewan ko. Hindi ko alam kung may pagtatalo or sagutan or tampuhan. Basta merong ano, may misunderstanding na magaganap. Kuha tayo ng ano, closing message or advice para sa iyo, Gemini. Pasensya na kayo, napaka-disorganized no ano ko ngayon. Setup. Naamoy ko yung cards, bago-bago pa. So, gusto kaya may ng mga bagong libro, guys. Anything na bago, inaamoy-amoy ko. Gemini, ang unang closing message mo ito. Tapos ang sinasabi, let music lift you up and fill your heart with joy. O yan, baka naman ito yung makakapagpaga ng loob mo, Gemini. No? Listen to ano, any music. O, pwedeng paborito mo, peace. Basta merong something about doon sa music na makakapagpa-uplift ng iyong spirits, ng mood mo. Ayan, and yung iba sa inyo, ayan, baka maging ano kayo, yung yun yung magpapa-happy sa inyo. O baka marunong kayo tumugtog ng instrument, piano, guitar, drums, violin, flute, etc. O yan, or basta kahit naman hindi ikaw mag-play, kung makinig ka lang sa music, no? Pwede kasing iba sa inyo na ano kayo eh, baka iba sa inyo nare-relax kayo pagka nag-sound trip kayo, di ba? Pwedeng makakapagpa-lift ng energy mo, makakapagpagaan ng loob mo. You stand the tallest when you're on your knees in prayer. Okay. Something about praying, Gemini. Oh, maybe yun lang din yung kailangan ninyo. Halimbawa, wala kayong ibang mapagsabihan ng problema ninyo. Kasi nga, meron kang ipinag-worry dyan eh. So, pwedeng yun. Siguro, it will help a lot. Or somehow, makakatulong sa iyo kung ikaw ay nagpipray. Kumbaga, ihinga mo kay God, ihinga mo sa prayer yung iyong mga ano, yung mga iyong ipinagwo-worry, yan, para gumaan-gaan yung pakiramdam mo, kalooban mo. Especially kung wala kang mapaghingahan. Last message is, no one can outgive God. Be generous with your gifts. Do more, be more, give more, and have more. Okay, this is sharing what you have, Gemini. Oh. Sabi dito is, maging generous ka daw kung ano yung meron kang gifts. Ibahagi mo sa iba. Kung ano man itong kaya mong gawin, or kaya mong, as long as kaya mong gawin, kaya mong ibigay. Oo. Okay, Gemini. So, yan yung reading mo for August 4 to 10. Sana makatulong sa itong reading. Don't forget to like, follow, or subscribe. Babush. God bless.